3, 2, 1. Okay, Director, ano po yung mga exciting or new sa restaging ng Ibalo? Siguro mag-tweet lang kami ng mga songs at saka mas i-update pa namin yung choreography para mas tighten pa siya. Actually, kailangan ko munang balikan yung original, so kakabigay lang sa akin yung DVD copy original run. Pero before, nung long after na natapos yung Ibalong run, parang sabi ko, if I had to do it again, I would shorten some of the scenes. And then, ano lang talaga, it's really pacing and tightening it para lang, kasi when I did it, talagang ang nakapokus ako sa audience na very young audiences na, di ba, ang audience ngayon kailangan mabilis, fast-paced lahat. So, yun yung kailangan ko pang gawin for the structure nito. In terms of the costumes, set costumes, design, we're going to update kasi sira na yung ibang costumes ni Leroy. So, i-update rin namin. I don't know pa with Leroy kung ano pa yung pwede niyang ma-enhance yung sa costume. With the set, of course, medyo my concept then was parang na pinutol. So, makikita mo yung rings. So, it tells you the age of the three. So, para siyang hinarap na ganun. So, you know that it's about the timelessness of people. So, ganun yung concept ko. So, siguro may enhance pa yun. Kasi dati, hindi namin naakyapan yung role. So, I wanted to have that element of parang multi-viewing. Ganun. So, siguro yun pwede namin ma-incorporate this time. So, pag-uusapan pa namin ulit. Kasi nga parang, biglaan to na, sige. Gusto ng people na palabas namin doon. So, I never had the chance pa to go back to the original production para lang. Nakalimutan ko na kasi 3 years ago. But I'm glad that they invited us again. Kasi maganda yung nabuo namin noon. Proud ako kung sa nabuo namin noon. Okay. Sa casting, sabi rin na original cast. Original cast. Oo. Why is that? I mean, dahil nga maganda na yung nabuo, parang every time I see these actors, parang kailan hindi ba no? Parang tinatanong na, kasi nga gusto namin dami yung experience, yung process. It was grueling. The process was grueling because we started from scratch everything, from choreography to tapos yung fight scenes were very dangerous. Pero dun sila nag-enjoy, parang naging additional skills nila as actors yung fighting skills. Kasi natuto sila mag-armies, mag-taekwondo, yung iba-ibang forms of fighting skills. So, enjoy sila dun sa experience. Pero pag-invite po sila na abangan tong pagbabalik ng Ibalong. Ay, iniimbitahan ko po lahat. Especially yung mga Bicolano na pwedeng nandito na sa Manila. So you can go to the Ibalong Festival on August 15, that week ng August 15, in celebration of their 25th anniversary, the Ibalong Festival. Maraming salamat.